What's up? Bomba! Okay, bomba yan ba? Bomba. Okay, nice lang ha. Okay lang ha, bomba. Bomba! Okay, bomba yan mo pa. Yo, what's up guys? Good day sa inyo lahat. Welcome to my channel. Welcome to my first vlog. Guys, meron na kasi akong tunay na first vlog. Kaso, wala namang kwenta yung mga pinagpo-post ko. Wala namang masyadong views. Puting na. So, ayun. Since quarantine, i-review ko lang si Rosie Royale. So, ayun. Bali nga pala, guys. Unang-una po sa lahat, stay at home po tayo. Kaya nga po may tinatawag na home quarantine eh. Para mabilis nating malabanan ng COVID-19. So yun, stay safe, huwag kalimutan magsuot ng mask, social distancing. Kumari po, sa bahay lang po tayo. Huwag muna po tayong magagala. Siyempre, huwag na rin natin kalimutang mag-subscribe. Yun, stay safe po tayo. Yun na po. So ayun guys, ito na nga pala yung motor na i-review ko sa inyo. Si Rosie Royale 2019. Guys, since na montage ko na naman yung buong body niya, ngayon titingnan natin yung mga kontrola niya o yung accessories. Tama ba yung sinasabi ko? Basta yun guys, titingnan natin yung mga nakukutkot dyan. So guys, nilipat ko muna si Royale kasi mainit ang hulab dun eh. Dito na muna sa tayo sa mahangin. So si Rosie Royale nga pala bago ilabas, meron siyang clearance, meron siyang side mirror, meron siyang cylinder door, meron siyang preno, meron siyang gulong, meron siyang rim, meron siyang tambot, meron siyang makanat, lahat nandiyan na. What the fuck? So guys, ito na yung tunay. Siya ay merong high beam, low beam, busina o horn, meron siyang left and right flasher, meron siyang choke lever, meron siyang kill switch, meron siyang park light, tsaka ilaw sa unahan. Tapos meron siyang electric starter o push button. So on natin, tingnan natin kung gumagana pa mga ilaw na rin. Una natin sa flasher left. Ayun guys, may umiilaw sa dashboard niya pag nag left kayo. Obvious naman, di ba? Testing natin yung right flasher. So far guys, gumagana pa yung flasher. Testing natin yung park light. So guys, yan yung park light niya. Maporma. LED. LED na yung kanyang bulb. Yan. So ito, pag pinark light mo, ilaw na rin yung dashboard niya. Sasabay na. O speedometer. Yan. Tapos guys, bubusarga na rin yung ilaw na brake light o stop light. Tapos guys, ang kagandahan nito, meron siyang ilaw sa may plaka para yan guys, para kitang kita yung plaka ni Rosie Royale. Yan ang kagandahan niya. So guys, testing natin sa unahan sa ilaw. Ha? Unahan sa
ilaw sa unahan. So yan, nakalow siya, nakalow. I-high natin. So ayan guys, so far gumagana pa naman lahat ng mga ilaw niya. Wala pang problema. So bali nga pala guys, ang Rosing to ay 9 months na. Magwa 1 year siya sa May 15. Guys, ito yung kanyang busina. Malakas. Tagpos sa tainga. Tag-os sa tainga pala. Tapos, testingin naman natin tong electric starter. Ay, mag-focus. Ba yan? So guys, pagpasensyahan niyo na kung paano gagamitin ko. Kasi ayaw gumana ng unahan eh. Ito na lang. So yun, sound test natin. Yun. One click. So yun guys, yun ang tunog ng kanyang makina. Astig! Ang astig din ang mapler nito, may silver. Ang sarap talagang dali ni Rosie, lalo na pag full tank. So guys, ito yung purpose ni kill switch. Oo, diba? Patay. Astig. Ano pa bang meron dito? Ayun, may kicker nga pala. Testing natin yung kanyang kicker. So guys, smooth lang tong kicker na to. Ito mo, watch and learn. O, diba? Dig pa yung kabayan tumadyak. Yun guys, smooth na smooth yung kicker. No problem. Guys, dun tayo sa compartment. Tingnan natin. So yan, ang compartment niya, maliit lang. Kasya lang ang kanyang tools. Mga papel na motor yun. Yun lang kasya. Tapos, yan ang kanyang gas tank. Easy to open. Lalo na kung madaming gas. So, ang gamit itong gas unleaded. Tapos guys, ang kagandahan, meron siyang adjustan ng minor. Gusto nyong palakasin, turn right. Kung gusto nyong pahinain, turn left. Yun lang guys. So, yun ang laman ng kanyang compartment. So dito nakalagay yung battery. Yun lang guys. Ito natin. So, lumapit ka, layo mo ha. So ayun guys, doon tayo sa issue. Issue muna tayo. Ang pinakaunang issue guys. Halito ka rito yung cameraman. Unang issue guys, nasira yung speedometer cable niya. Kaya ayun ang gumana. Yun ang unang issue. Tapos guys, ang pangalawang issue. Okay, brake light, sira na. Kaya guys, kung mapapansin nyo, pa ako yung ginamit kanina din. Kasi, ano yung gumana. Pakita mo ang, ano, brake light. So guys, kung makita nyo, kung pinindutin ko yung nan, ay gumana. Ngayon, dito gagana din. Sari, nagana. Kaya yun, yun ang pangalawang problema. Ang pangatlong issue guys, tumirik ang motor namin kasi nasunog yung spark plug nito, yung stang na spark plug. Tapos, pang-apat, tumirik uli re. Ganang meron daw grounded dito. Di nisa may part na re. Basta, ang masaklap na re. Sinaklap. Binaklas lahat ng ano, clearance. Hinahanap yung pinag-grounded. So, nandito lang pala yung grounded. Ang pang-apat guys na issue, linis sa gilid. Pag dumadaan sa lubak-lubak, may tumutunog. Parang ang tumutunog na yun, aring kicker. Kasi nga, ang problema dito sa kicker na to, sobrang bigat. Kaya, pag dumadaan sa lubak, labag ang pag-anon. Kaya natunog sa lubak-lubak. Ayun guys, ang panlimang issue, dito sa prenoso ng disc brake niya. Bago ito labas sa kasa, mga 1 month, okay naman ito. Pero nung 1 month and 1 week, nagloko na rin yung preno. Parang paminsan malambot, paminsan matigas. Tapos, ang nangyari, pinagwala namin ang pinagwa. Ang nangyayari, kada pagwa namin, kada isang linggo, bumabalik ulit siya sa dati. Yun. Kaya, nabayanan namin. Nabayanan sa mga dito. Guys, ang panglimang issue. Pang-anim. Daming issue na.
itong goma. May goma kasi to na lumalapat din sa bakal na re. Din sa double stand. Ang problema, mabilis na ubos yung goma din eh. Kaya ang ginawa namin, pinalta namin ng goma. Pag kasi walang goma, ang ingay niyan pag kumikis-kis dito sa bakal. Ayun. Tapos guys, ang pampitong issue. Okay naman yung structural ng kanyang body. Dito lang nagkatalo sa engine support. Yan. Kung mapapansin nyo, isa lang yung nakaganon. Dapat guys, meron din ditong engine support pamunta doon. Kaya kung maaari guys, pag bibili kayo ng Rossi Royale, palagyan nyo na agad ang improvised engine support para maiwasan nyo yung tabinging makina. Kasi guys, yung nakakita ko sa pasa ng Rossi, yung gomang yun, nakatagalid. Nakatagalid, hindi siya pantay dito. Tapos guys, inga, huwag nyo masyadong sakyan ng mababigat na bagay para hindi bumigay yung ano engine support. So ayun guys, tapos na tayo sa issue. Ngayon naman, pag-usapan natin yung top speed. So, nung break-in pa to, ang top speed nito 80. Pero nung tapos na yung break-in, umabot naman siya ng 90. So 90 lang talaga ang kanyang takbo. Ang kanyang top speed. Guys, kung gusto niyo tumagal si Rossi Royale, ito ang pinakaunang tips para sa inyo. Unang-una, dapat alaga siya sa langis. Pangalawa, dapat marunong kayo mag-maintain ng air cleaner. Dapat marunong kayo maglinis. Sa susunod kong vlog, ibablog ko sa inyo kung paano ko linisin ang air cleaner nito para hindi mahirapan yung makina. Guys, kahit grocery lang ito, feeling nyo, pag dinalan ko, feeling nyo, dala nyo yung branded. Kasi yung una, gayang-gaya niya yung design. Tapos, hindi naman gayang-gaya, as in malapit na. Tapos malaki yung upuan. Tapos pagdating sa quality, angat talaga yung branded. Yung nasa pag-iingat nyo na lang yun. Pero kung wala naman kayong masyadong budget, okay itong Rossi, ayos. Bilik. Siyempre, iba lang talaga yung mga Honda kasi branded sila eh, talagang ano, pero may kamahalan naman. Pero kung sakto lang yung pera mo, ganito lang yun. Pero okay, itong Rossi. So overall guys, pagdating sa mga palabas, okay naman si Rossi. Lalong-lalo na kung low budget kayo. Pag low budget kayo, sulit na sulit yung si Rossi kasi habol na habol siya sa branded eh. Pero sa quality lang talaga nagkaiba. Pero sa presyong yon, okay lang na magkaganon kasi sulit na sulit na nga oh, pag sa forma na. So guys, overall, kung isa ka sa katulad namin na low budget, saktong-sakto to sa inyo, si Rossi Royale. Kasi, kaya ito ang kinuha namin, kasi low budget din naman kami. Hindi naman kami yaman. Kaya, kung low budget kayo, Rossi Royale na kayo. Wala nang pipiliin pa. Diyan na kayo sa Rossi Royale. So guys, unang-una sa lahat, thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe to my channel. At pindutin nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa mga susunod kong vlog. At comment down below lang kayo kung gusto nyo mag-comment. At sabihin nyo kung anong gusto kong gawin at gawin ko para sa inyo. Yun lang guys, thank you for watching. At saka nga pala guys, don't forget to follow me on Facebook and Instagram. Charles Dimano. Thank you guys. But that's alright.